magpalang araw sa inyo mga kalingap. Ang video natin for today ay maaga tayong pupunta po sa store namin kasi may darating na isang sister ko sa church namin. Siya yung taga-translate sa mga Japanese. So napag-isipan namin na siya po ang tatawag sa tatay ni Hiroyuki kasi mas magaling po siya sa Japanese. So kakarating lang ni Mrs. Kalingap galing po sa Pilipinas at siya po yung may kunting lagnat ngayon. Yun nga, before kami pupunta sa store namin, pupunta muna kami sa ano ba yun? Kasi yung eyeglass niya, ipakita mo Mrs. Kalingap. meron na pong portable. So nandito na tayo mga kalingap sa SeaWheel. Yan. Ah, tapos na po mga kalingap, pero kailan daw makuha ni? 1 week, August 1. August 1. Kasi gagawin pa yung anong mata ko. Ay tumawag mga kalingap. Hi, moshi moshi. Saga tubing, oyame, gyosho no otsukata. Naputol mga kalingap kasi may tumawag. So ngayon po, excited akong ano, matawagan namin yung tatay ni Hiroyuki. Sana po maganda ang magiging resulta sa pagtawag namin. Ang pupunta po dito ngayon, siya po ay isang caregiver dito sa Japan. At mas magaling po siya sa Japanese at malalim yung Japanese na naintindihan niya. Kami kasi ni Mrs. Kalingap, ang naintindihan lang namin na Nihongo, yung mga basic lang po na Nihongo, hindi siya masyadong malalim. So may mga time po na hindi namin naintindihan yung mga malalim na words sa Japanese. So mas mainam, salamat po sa mga nag-comment na mas maganda yung pong mas magaling po sa Japanese. Kaya yun, in-invite namin yung isang sister namin. Siya po ang taga-translate sa mga Japanese sa church namin. Kailan yung ano mo yung salamin? Eyeglass? Sa August 1. August 1. Yung boses ko la kasi grabe ang init at pagod sa Pilipinas. Lakad-lakad dito, lakad doon. Ko super init. Nanibago siya mga kalingap kasi init sa atin, super init. Pagpasok daw sa Zip Air, super lamig din. Kaya galing sa sobrang init, pinapawisan, pagdating sa loob ng eroplano, super lamig daw. Pagdating naman dito sa Japan, ang init. Kaya yun, nilagnat si Mrs. Kalingap. 38.7. So buti na lang, okay ngayon, na ngayon. Kagabi, hanggang kagabi, 38. Okay na ngayon. Tayo namin mga kalingap si Sister Lorna Matsushima. Siya po ang magtawag sa tatay ni Hiroyuki. Okay, abangan po natin mga kalingap. Nandito na po ang hinihintay namin. Isa din po tong nag-sponsor sa atin noon nung umuwi po tayo sa Pilipinas. Siya po ay isang caregiver po dito sa Japan at siya po ay mas magaling sa amin mag-Nihongo. Sakto lang. So siya po si Lorna Matsushima. Ito po. Ay, sakto lang yung Japanese ko. Ngayon po ang gagawin namin mga kalingap, mag-review muna kami sa pagkatao ni Hiroyuki Aoki at saka yung tatay niya na si Masayuki Aoki. Ito ang gagawin natin sis. Ito si para maano. Yes. Ang gagawin natin ngayon, ito si Masayuki Aoki, ito yung father ni ito yung tatay. Tatay ni father. Father ni Hiroyuki Aoki. Tapos estimate na edad niya ngayon nasa 62 years old. So, nung 44 years old, sabi ni Hiroyuki, nung 44 years old siya, nakapunta siya sa Pilipinas. Kasi ito yung time na nakapirma siya sa birth certificate ni
Hiroyuki sa Pilipinas. So ibig sabihin nandoon siya. So si Hiroyuki Aoki, ito yung son na nandiyan sa Pilipinas. So 18 years old. Na ngayon? Ngayon. Last June yata siya nag 18. Ang mother ni Hiroyuki, ang pangalan niya si Josie Cuzon. Cuzon? Ito yung nagiging kanudyo ni Masayuki Aoki. Nung 7 years old si Hiroyuki, namatay ito si ano, si Ma'am Josie Cuzon. So hindi na lang siya natin banggitin kung ano ang ikinamatay. Ano kaya ang unang mga tanong natin sa kanya? Tatanong muli natin kung siya nga ito, si Aoki. Aoki Sangdeska. Tapos kung natatandaan pa niya, siguro naman natatandaan pa niya. Kaya lang, ipapa-refresh natin kung naalala pa niya si Josie. Tapos, si Josie. Kinakasama niya noon. Tapos, tsaka yung anak, kung naalala pa niya yung anak niyang si Hiroyuki. Kasi nakapirma siya sa birth certificate, di ba? Pag sinabi niyang hindi, nakapirma, kung naalala niyang pumirma siya sa... Okay, papaalala muna natin sa kanya. Sana makapagsalita siya, no? Sana wala yung ano, mga kasama siya sa bahay. Kasi maganda na siya, di. Kaya nga, kung may mga tao pa rin sa baka mag-deny niya, din. Kung sakali, sis, kung mag-deny siya, katulad nung tinanong siya ni Mrs. Kalingap na nag-deny siya kaagad na ano ang sasabihin mo na mas medyo mahaba yung ano. Kung ano, yung halimbawa hindi siya makapagsalita ngayon, kung pwede siyang makipagkita sa atin or pwede uli siya, kung kailan kasi siya, uli siya. Malayo kasi sila nasa Niigata. Medyo malayo. Pwede siya matawagan na walang disturbo na lang. Kasi kung sakaling andyan yung wife niya, andyan yung anak niya or apo, mag-alangan talaga siyang makipag-usap sa atin. Kaya nga, ano, tanong natin kung paano ba siya makakausap ng ano, siya lang. So, yun siya. Kung sakaling mag-deny siya. Pag hindi naman. Kung hindi naman. Ang purpose natin, ba tayo tatawag? Gusto natin, tayo hindi natin kaano-ano si Hiroyuki. Pero parang nagkusa tayo, natulungan siya kasi naawa tayo sa bata. Ang nagpalaki kasi sa kanya ngayon, yung lola niya. Tapos na sila sa bundok, nanirahan. Tapos gipit na gipit din ang lola niya kasi siya matanda na. Ang nasa vlog ni Ma'am Lorne, nung na-vlog siya, nasa 100 years old na daw yung lola. Lola niya, pero gingki pa rin. So ang purpose natin, kung magtanong siya, bakit kayo tatawag, anong pakay niyo sa amin? Sabihin lang natin na gusto natin matulungan si Hiroyuki na kahit maipasok siya sa Kusikitohon. Hindi natin mababanggit agad yung Kusikitohon kasi yun privacy yun. Nila yun So hindi muna natin banggitin. Kumbaga, natukas di anak na lang. Diba? Kung yung magkita silang mag-ama na lang. Or pwede bang ma-sponsoran mo siya mo papunta dito sa Japan? Ganun? Hindi, yung magkita na lang. Kasi yun na rin yun eh. Yung kailangan yung magkita na lang sila. Paano yun? Nandun siya sa Pilipinas, yung bata? Hindi, doon na nga papasok yung mga ano. Paano mo gustong makita? Doon na lang yung sa mga susunod. Susunod ito, yung matawa. Ano natin, ang intention natin is magkita sila ng personal. Bakit tayo tumawag ngayon? Parang ipaalaala na lang sa kanya. Yung ipakilala na meron siyang anak, ganito malaki na ang nangyari kung sa anak niya. Kung tatanggapin niya yung gano'n na. Magkita sila. Gusto kanya makita. Parang gano'n. Maski isang beses lang. So, parang ipa-feel natin yun na makonsensya siya. Parang gano'n. Parang ma-feel niya na yung anak niya gustong-gusto siya na makita. So, dahan-dahanin namin muna, mga kalingap. Okay. Mamaya konti, mga kalingap, hintayin lang namin yung lunch time or after lunch na tatawag kami. Kasi kung lunch time, ibig sabihin, marami silang kumakain. So, baka hindi tayo i-entertain.
So siguro hintayin natin ang oras na pagkatapos kumain. Kasi ang time ngayon is 12 noon pa lang. Mamaya ulit. Tatawagan na po namin mga kalingap. Ipa yung speaker din. Okay, bro. Speaker. So mga kalingap, hindi pa niya sinasagot. Wala or kumakain or hindi. Ah, naretiro siya. Baka nagbabahit. Ano ba? So hindi niya sinasagot mga kalingap. Hindi namin ito nang bedat. Mga kalingap, tawag tayo ulit sa tatay ni Hiroyuki. Ang gagamitin ngayong number kasi yung number ni Mrs. Kalingap, alam na kasi niya. Hindi siya nag ano, nag call back. Ay, ito yes, is yung number. Yes. Masayuki Aoki. So ang gagamitin number, yung number ni Sister Lorna. Ding ano? Sumasagot din. So, mayot lang yung sagutin ng matawag. Pag hindi ka sumagot, pupunta ka namin, Char. Mga 62. Mm. Sa bagay, hanggang 65, pwede pang magtrabaho dito. Oo, no? Dito naman sa Japan, gano'n naman. Hanggat kaya mo magtrabaho, maski part-time ba meron. Mm, pwede. Kaya lang, kung ano ba, Tuesday, kung wala naman siyang trabaho, baka kasama niya asawa niya, pamilya niya, kaya hindi siya mag-deliver. Pero genki naman yung boses niya, no? Oo, genki naman eh. Hindi naman siya yung kung itry kaya natin tawagan sa bahay, may number siya sa bahay pala eh. Ayaw ko. Baka yung asawa niya makasagot, hindi kaya. Oh. Mas lalong hindi din siya makasagot noon. Oh. Eh, hindi kasi, rin naman natin masasabi sa family niya, baka magulo. Kasi hindi din natin hindi niya madala yung mabitbit yung telepono eh. Kung andyan yung asawa niya, makinig siya. Masalang hindi din naman natin matatawagan sa bahay. Maging problema pa yung pagtawag natin. Mas maganda talaga yung siya ang makausap, ne? Ay. Pray lang na makasagot sila. Sige, mamaya ulit mga kalingap. Later! Mga kalingap, pangatlong bisis namin itry na tawagan yung hapon. Kanina kasi lunchtime. So dito sa Japan, alas 3. So kung sakaling nagtatrabaho siya, ang Kyoki or break time is alas 3. Kaya alas 3 na, tatawagan namin ulit. Pangatlong bisis mga kalingap, sana sasagot siya. Yeah.
imposible naman, no? Hmm. Na hindi masagot pangatlong beses. Pero pag ganin na mga ring sis, active talaga yun eh. Active yun, oo. Oo, kasi tumutunog eh. Pag hindi na yan sa kanya, ibig sabihin, wala, iwala na. Hindi lang sinasagot. Active yun. Malian, oo. Wala talaga, mga kalinga. Ayun na, pagkita ang number. Eh, yung number mo din, di ba, kanina? Eh, yung kanina ba kanina sa'yo? Hindi, sa video. Oo. Nalipad kita yung number. Okay. Kaya. Wala, sis. Sorry po, wala po. Kasi baka may nakikita sa YouTube tapos. So, wala, mga kalingap. Pangatlong beses namin tinawagan. Dalawang beses sa yung kanina lunchtime. Tapos ngayon, hindi sinasagot. Imposible naman kung hindi niya makita may tumatawag. Kita yan, active yan. 3 p.m. So, nakakadismaya, nakakalungkot, mga kalingap, na itong video, wala naman, walang... Sa araw na ito, malay natin. So, sa mga susunod na araw, itry pa rin namin. Oo, tapikinigan yan. Minsan kasi si God eh, ano eh, tinitingnan pa niya yung mga puso natin. Pero ngayon mga kalingap, gusto naming matulungan si Hiroyuki Aoki. Yun lang ang pakay namin. So, dito na lang namin tatapusin ang aming vlog mga kalingap. Kami po ay nagsasabi sa inyo na God is good all the time and all the time. God is good. Laban lang, pray lang tayo sa ano. Fighting. Fight and fight.